Pare ko, bibili ka ba ng segunda mano motor? Eto, panoorin mo muna itong ating video baka sakali makatulong sa pagbili mo ng segunda mano motor. At ang kauna-una akong payo sa iyo ay tignan mo muna yung motor kung tumutugma ba yung kanyang kondisyon at itsura sa kanyang presyo. Surin mo mabuti, tingnan mo hanggang kaila-ilaliman. At pag okay na sa iyo, ang pangalawa kong payo sa iyo ay tignan mo yung kanyang papeles, ang kanyang OR at CR. At dapat po ito ay original. Dahil nakita nyo naman po ngayon at ang dami po naglipa ng modus na talon sa kasa at nagagawan po nila ito ng fake na papeles at saka po nila na ibebenta. Kaso pag natitik po na fake ang inyong papeles ay napakalaking problema po niyan at ang sakit po sa ulo niyan. Ito, bilang tulong na rin sa atin ay inalam po natin kung paano natin madidetect yung fake na papeles, which is yung OR at CR. At ito pong video nito ay para po sa CR dahil alamin po natin kung paano po natin malalaman kung fake ba o original itong ating CR o Certificate of Registration ng ating motor. Pero mas maganda, bago mo tignan yung kanyang papeles, ay tingnan mo muna yung motor kung may alarm sa LTO sa pamamagitan ng pagdetect sa LTO ng ganito. Ayan mga pare ko. LTO space vehicle space plus yung plate number ng titignan mong motor at isend mo sa 2600. At makaka-receive ka ng text message na galing sa LTO na ganito. Plate number, yung maker ng motor, Yamaha, model na number, at kung kailan siya huling nirehistro. At yun, has no LTO apprehension, has no LTO alarm. So yung mga pare ko, dito pa lang na-confirm natin na clear po yung bibili natin motor at wala siyang problema at alarm sa LTO. Tapos ay tingnan mo na itong kanyang CR. Eto, meron po akong dalawang CR dito, isang original at isang peke. Kung makikita mo ay halos identical na identical sila at wala po silang pagkakaiba. Pero nagkakamali po tayo, meron po tayo makikitang pagkakaiba. Unang-unang malalaman mo na fake ang inyong CR pag wala kang nasalat na magaspang dito na parang lagare. Dahil ito po kasi ay pinipilas at mayroon po itong kadugtong sa ilalim. Samantalang dito sa peke ay wala po dahil ito po ay makinis dahil wala naman po siyang pinilis dito at ganyan na po siya talagang hinubog. And then pangalawa po is tingnan mo itong kanyang CR number dito. Ito yung mga number na ito na kulay pula. Salatin mo. Dapat masasalat mo siya na nakalutang siya, naka-imbos siya, o nakalubog siya. Kasi ito po ay ginamitan ng stamp. Kumbaga, mahinubog siya sa pamagitan ng pagdiin sa kanya. Samantalang ito ay wala kang masasalat dahil ito po ay pinarin. So, diyan pa lang, malalaman mo na mga pare ko kung original o peke itong hawak mong CR. Then, ang susunod naman natin titingnan ay yung kanilang pagkakaprint dahil yung ginamit ng printer dito sa original ay magandang klase. Kaya yung pagkakaprint sa kanya ay pulido at kitang-kita mo kahit na ito ay maliliit. Hindi tulad dito sa peke, ang ginamit ng printer dito ay hindi ganun kaganda o hindi maganda. Kaya yung pagkakaprint niya hindi rin maganda at sabog-sabog po yung pagkakasulat sa kanya. At baka hindi nga po talaga natin siya mabasa. At ang kauna-una po natin titingnan ay itong build office at kumaikita kita nyo, meron po siyang guhit doon. Ano? At pag ito tinapatan natin ng magnifying glass o kaya naman itong cellphone lang na pinalaki, ay mababasa po natin yan, sigurado. Ayun o. Oh. Ito, dito ako medyo mahina eh. Kasi talagang mga tutukan mabuti to. At kung makikita natin, ayun mga pare ko, hindi po pala siya guhit lang dahil meron po siya nakasulat na DOTC LTO. DOTC LTO. Ayun mga pare ko yung linaw, ano? Mantalan dito tingnan natin sa kabila kung kaparehas din dito sa fake. Build office at ayun. Ayun, oh, wala. Wala, oh, sabog-sabog at ala. Lahat talagang diretsyang malaho tayo mababasang letter dito. Ayan ang pagkakaiba nila nilalawa. Dito po sa certificate of registration ay may makikita po kayong guhit at hindi po yung guhit kundi yan po ay letter din. At makikita mo yan pag gumamit ka ng magnifying glass o cellphone na nakapampalaki. Ayan mga pare ko. At itatapat natin sa, nasa na?
certificate, ayun, certificate of registration at ayun, natin. Ayun, positive mga pare ko eh, nakita nyo. At nakasulat ay LTO, LTO. At tingnan naman natin dito sa fake nating CR. So ayun mga pare ko. So wala. Wala siyang nakalagay na o nakasulat na LTO. LTO dahil hindi niya kayang i-print yung ganun kaliliit. Pagitan nitong gross weight at net weight at tinamaan nga lang po siya ng numerong 94 ay may nakasulat din po dyan at hindi lang po siya guhit na dinirit yung ganun. At tingnan natin sa pamagitan nitong ating cellphone na yung mga pare kayo. At positive nga po at nakasulat sa kanya ay LTO, LTO. Ayan o. At tingnan natin dito sa ating fake na CR. Ayun. Hindi ko na mabasa dahil hindi niya na kayang i-print yung kanyang kaliliit at sabog-sabog na siya. Oops! Meron pa po. Last but not the least, dito sa kanyang chip office na box dito ay may makikita po kayong tuldok. At hindi po yan tuldok dahil pag tinatapatan po natin yan ng camera na may pinalaki ay yan po ay ayun. Siya po pala ay star. Ayan na. At ang ganda ng kanyang pagkakahubog ng star. At dito naman po tayo sa fake, sa kabila. Nasaan na po yun? Ito, sa aking daliri. Hanapin po natin. Ayun. Ay hindi po star yung ating nakikita. At parang bilog na po yung kanyang hubog. Dahil inuulit po natin, hindi po siya kayang i-print ng mga ordinary printer lamang. At pagtapos na po natin tingnan yung pagkakaprint, ay mga pare ko ay makakahinga na po tayo ng maluwag. Lalo na po pag nakita natin yung kanyang likod na meron po mga balahibong pula na naka-quit-quit na ganoon. Kung hindi po natin makita, ay pwede ulit natin tapatan ng cellphone na camera. At makikita nyo mga pare ko ano. Yung mga guhit na pula na kala mo'y balahibo ng pusa na naka-quit-quit na ganyan. No? Ayan o. Ayan o. Diba, mga pare ko eh. Ayan, confirm na original po ang inyong hawak na CR. But wait, there's more. Kung gusto pa po natin siyang i-level up yung pagsusuri sa ating CR, ay pwedeng-pwede po tayong gumamit ng UV light o kahit na po itong blue light. At titingnan po natin kung may liliwanag dito sa ating original na CR. At ang gawin po natin ay patayin po natin itong ating mga ilaw. Ayan mga pare ko, blue light lang po yung ating gamit dahil wala po tayong UV light. Mas maganda po kung UV light. Itong blue light, pwede na rin po ito dahil dito po sa actual, kitang-kita po yung mga kumikinang na balahibo na glow in the dark. Ayan mga pare ko. Hopefully, nakikita nyo po sa likod po. Ayun, nakikita nyo po ba? Ayun, kumikinang po siya. Sa actual, kitang-kita po yun. Pero sa camera, baka hindi nyo po masyadong makita. At dito po sa ilalim, makikita nyo, meron po siyang perma ng chip of office. Ano? Nag-glow in the dark din po siya. At dito po sa side na to, ay makikita nyo yung logo ng LTO. Kung hindi po natin makita rito, ay meron ba po kung isang CR dito na ayun, mga pare ko. Hopefully makita nyo. Kumikinang po yung kanyang logo na LTO. Ayun yung bilog. So mga pare ko, makikita nyo pag gumamit po kayo ng UV light, ay makikita nyo po na kumikinang po at nag-glow in the dark yung mga pinagsasabi ko po rito. Ayun. Paggamit ng blue light o UV light ay hindi naman po lahat pare-pareho yung resulta. Ito, meron po tayong dalawang CR dito, isang bago na 2017 at isang luma na 2011. Itong sa bago, meron pong logo rito ng LTO na maliit at meron din po siyang malaki rito at meron po siyang sign ng chip of office. Samantalang dito sa luma ay wala po.
Wala po at wala po. So tatlo pong wala. Ang pagkakapareho lang po talaga nila ay yung palahibong pusa na naggoglo pag tinatamaan ng UV o kaya naman ay blue light. Eh sir, di nyo naman po chinek kung iilaw din po sa UV light o blue light itong ating fake na CR. Ay nako pare ko, huwag na natin chikahin dahil siguradong hindi siya iilaw dahil hindi nga po siya original at fake siya. Last, nagagawin nyo mga pare ko eh, at ito na po yung pinaka-final ay i-compare nyo po itong engine number at chassis number sa bibili nyong motorsiklo. At pag ito po ay tumugma at hindi po tampered ay garantisadong bilhin nyo na po yung motor na yon. So hanggang dito lang po yung aking video at hopefully nakatulong po ako sa inyo sa pagbili nyo po ng segunda manong motor. At maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling pagkikita natin mga pare ko, paalam!